Hello everyone, I'm back. So, alam ko medyo matagal yung last na upload ko. Siguro mga ilang araw lang naman din siya. And yun nga, medyo naging busy lang din sa work. And kasi iniintay ko rin talaga itong second form na maging available before ako mag-upload. Kasi since yun nga yung na-promise ko sa inyo last time na gagawin ko siya and until makapag-submit ako ng online contract verification. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito sa video na to yung ginawa kong process simula sa pag-open ng website hanggang sa masubmit ko yung form. So ayun, i-explain ko na lang din sa inyo kung ano-ano yung mga makikita nyo doon. Ito na nga yung website. So, itatype nyo lang dyan sa may search bar, polodubaiportal.org. Tapos, mapupunta kayo dyan sa website na yan or dyan sa page na yan. So, ang gagawin nyo lang is i-scroll nyo siya. Ayan, tapos makikita nyo yan. Online submission system is now open. Form number 2. So, i-click nyo lang yon. And, maglo-load na yung page. Tapos, ayan na siya. So, same lang naman to nung unang pinakita kong video sa inyo na form number 2 is for those with flights on July 16, 17, and 18, 2022 only. Ayan. Tapos, pag in-scroll down nyo pa siya, ayan, makikita nyo na yan. Yung limited slots only. Online submission is now open. The link will automatically close after the limit has been reached or June 28, 2022 at 11:59 PM, whichever comes first. So, i-click nyo lang yan mismo. At madadirect na kayo sa form page. So, on the form page, yan yung makikita nyo. Again, reminder. This form or form 2 is intended only for OFWs with valid employment visa issued in Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, or Fujairah, and with confirmed flights dated July 16, 17, and 18, 2022 only. So, kung hindi po kasama dyan yung flights nyo, hindi po nila i-approve ang application. And same po, nung isa kong video, meron ding nakasulat dyan na this form is limited to 300 slots only. This form will automatically close or reject incoming applications once the target number is reached. If the target number is not reached, this form will close on Tuesday. Upon submission, wait for the email notification from Polo Dubai informing you of the result of the review and evaluation. And you will see there the requirements for the contract verification. So, under that, there is how to avoid disapproval and basic Q&A or question and answer. And again, for the confirmed and valid flight itinerary, ang tinatanggap po niya lang form ay PDF, JPG, or PNG copy. So, ayan, makikita niyo din yung terms and conditions ulit. And since nakita na natin siya nung nakaraan, so i-skip ko na yung terms and conditions. And then, proceed na tayo dun sa ready to submit an application at our online submission system. Click here to accomplish form. So, i-click nyo po yan. So, once na-click nyo na siya, maglo-load ulit yung page at madadirect kayo dito sa page na to. Ngayon, ang nakasulat dyan ay Form 1 Online Submission System for Contract Verification for OFWs with flights on July 16, 17, and 18.
Ayan. So, madadirect na tayo on this page wherein kailangan na nating i-fill out ang ating email address. So, na-fill out ko na yung email address ko. Ito yung terms and conditions. So, by completing and submitting this form, you agree to the following terms and conditions of the online application. So, ayan. Basahin nyo na lang po siya. Kasi nabanggit ko na rin naman yung mga terms and conditions na yan sa mga previous videos na ina-upload ko. And once matapos na kayo magbasa, so kailangan nyo i-click yung yes, I understand and agree. And then click on next. At madadirect kayo on this page. So ayan nga, pipili kayo where do you work. So for me, ang pipiliin ko ay company and then I'll choose next. And after that, mapupunta na tayo dun sa page where it will ask for your personal information, last name, first name, middle name, contact number, and when is your confirmed flights, at yun nga, mag-ask na siya mag-upload ng mga documents na kailangan niyong i-upload. So, ipi-fill up ko muna tong mga information na to, and then, ipapakita ko sa inyo kung paano naman mag-upload ng documents. So, ayun nga. Tapos na ako mag-fill up. So, ayan. Mag-upload na ako ng ticket. So, may option ka to choose file. So, for me, ganyan kasi yung arrangements ng files ko sa phone ko. So, ang ginawa ko, inilagay ko siya per list. Kasi, I have my own folder for contract verification para nandun lahat ng kailangan ko. And then, change ko na siya into list view para madali na para sa akin yung pag-upload ng documents. So, pag-upload nyo yun, click nyo lang yung upload and then, ayan, makikita nyo uploading na siya. So, ayan, scroll nyo lang yan. So, may mga self-assessment dito na nabanggit ko na rin yan sa previous video ko. So, ang i-upload ko ay yung valid employment contract. So, ayan. Ina-upload ko na siya. And kung makikita nyo, ini-skip ko na yung mga parts na yan. Kasi itong additional requirements needed nila ay hindi naman po ako pasok dyan. So, hindi ko po kailangang mag-upload ng mga additional requirements na yan. Kaya kung makikita nyo po ay hindi na ako mag-upload ng any documents on that part. So, ayan, mag-upload na ako ng valid passport showing the bio page. So, ayan, choose files. So, I'm done with the passport. Ngayon, pupunta naman tayo sa visa. Ayan, kung mapapansin nyo, ang kinlik ko ay add more files. So, tinry kong i-upload yung Emirates ID at yan yung error ko. Try again with fewer items. So, ibig sabihin, either Visa or Emirates ID lang ang i-upload mo dyan sa part na yan. Hindi pwedeng dalawa. And, ayun nga, hindi ko na rin kailangan ng proof of assignment kasi nandun naman ako sa jurisdiction na covered ng Polo Dubai. So, next is mag-upload tayo ng proof of employment. So, yan. Meron tayong certificate of employment or COE. And we'll upload it. Yan. So, I will just quickly run through kung na-upload ko ba yung mga documents na dapat kong i-upload dito sa website before ko i-click yung next. Kaya kung makikita nyo, binabalikan ko siya isa-isa. So, yun. Gusto ko lang makasigurado.
So, i-click nyo na yung next. And, so, ito na yung next page. Kung mapapansin nyo, ayan, meron silang mga paalala or reminders before submission. So, paalala, siguraduhin na tama ang mga dokumento na i-upload. After submission, hindi na ito pwedeng baguhin. Kung higit isang beses magsasubmit ng online application, ang application mo ay automatically for disapproval ng mga evaluators. Kaya siguraduhin at i-check mabuti ang mga dokumento bago i-upload at huwag mag-apply ng online ng higit sa isang beses. So, yun po yung importante. So, once lang po kayo pwedeng mag-apply online. So, huwag nyo pong sayangin na i-try siya na mag-apply kahit na po hindi naman po kayo eligible or kung wala po kayo dun sa mga nabanggit na qualifications. So, ayan, i-click na natin yung yes, I understand these reminders and let's click on submit. And ayan, makikita nyo, loading na siya. So, once you click on submit, ito na yung page na makikita nyo. And ayan, kung mapapansin nyo, meron agad ako nakuha ang confirmation sa email ko for the Google Forms. Ito po pala yung form availability na schedule at ang mga included flights at kung kailan ang notification period kung approved or disapproved ba yung email or yung application natin. So, yun yung iintayin po natin. Mag-a-update po ako sa inyo ulit kung ano yung magiging reply sa atin ni Polo Dubai. Thanks for watching and again, road to 100 subscribers na po tayo. Sobrang thank you po sa lahat ng mga nagsasubscribe sa akin. And don't worry, kasi patuloy po akong mag-update when it comes to this online contract verification. And ayun nga, tulad din ng sinabi ko dun sa video, hihintayin po natin ma-release yung result nung form na sinubmit ko. Based dun sa schedule po nila is July 4 and 5 sila magre-release ng update dun sa sinubmit kong form. So let's see, hopefully ma-approve siya. And para po mabigyan ko kayo ng idea pag na-approve siya, ano yung kailangan natin gawin since magbabayad pa tayo sa Polo. Yan lang po muna yung mga updates natin for now. And ayan, please don't forget to like, share, and subscribe. So yun po sa mga, kung may mga alam kayo na hindi nila alam yung gagawin nila for online contract verification, pwede nyo pong i-share sa kanila tong video ko para po malaman din nila kung ano yung dapat nilang gawin. And siguro po ramdam nyo na din naman yung summer sa Dubai. So sa mga uuwi dyan ng July during the weekend, so ito na po yung chance nyo para hindi po kayo pipila ng pagkatagal-tagal sa Polo and sobrang init po talaga. Ito po yung best way ko para makatulong sa inyo at ma-share yung information para po lahat tayo is hindi mahirapan sa pag-process ng mga ganitong documents na kailangan natin para makabalik dito sa Dubai. So, pag umuwi tayo ng Pilipinas. So, yun lamang po. Dun po sa mga may kakilala na nagtatanong or hindi rin po nila alam kung paano gagawin to, i-share nyo na lang po yung video ko para po makatulong din tayo sa kanila kasi sobrang init po ngayon dito sa Dubai. So, kawawa naman po yung mga pipila maghapon na nandun sa labas ng Polo para magpa-contract verification. So, yun lamang po. And, see you on my next vlog.